Kamusta ako po si J.E.? Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay ang isa sa pinakamalakas na NEN user na ating nakilala, siya ay walang iba kundi si Isaac Netero. Alam kong hindi nyo makakalimutan ang kanyang natatagong kapangyarihan katulad ng hindi nyo paglimot na i-follow ang ating Facebook page kung saan ko rin ina-upload ang ating mga videos. Huwag nyo rin kakaligtaang i-hit ang subscribe button ng ating channel kasama na ang notification bell para sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa JATV. Si Isaac Netero ang 12th chairman ng Hunter Association. Noong unang beses natin siyang nakita, matapos siyang ipakilala sa kwento bilang pinuno ng Hunter Examination Commission, aakalain nating isa lamang siyang simpleng matanda na may masayahing pag-uugali. Subalit, nakatago pala sa kanyang magulang na pangangatawan ang labis na lakas at kapangyarihang resulta ng kanyang maraming karanasan. Si Netero ay may tuturing na isang dakilang nilalang at bayani. Palagi niyang pinipili ang kaligtasan ng nakararami. Nakita natin ito nang isama niya si Merwin papunta sa isang malawak na lugar kung saan walang tao para maiwasan niyang may madamay sa kanilang pagtutuos ng hari ng mga langgam. Siya rin ang nagrekomenda sa iba't ibang pinuno ng mga bansa na ipatigil lang kahit na anong paglalakbay sa Dark Continent na ay naorganisa ng iba't ibang mga grupo upang maiwasang malagay sa panganib ang buhay ng mga taong gustong magtungo sa delikadong lugar. Bukod pa dito, mas isinasaalang-alang rin ni Netero ang resulta ng kanyang mga misyon kaysa sa sakripisyo na kailangan nilang bitawan para sa pagtatagumpay. Ito ang dahilan kaya handa siya sa kamatayan ng 5 milyong tao kung ito ang magsisigurado ng katapusan ng mga Chimera Ants at ng kaligtasan ng kanilang mundo. Si Netero ay may malaking pagkahilig sa mga pagsubok na sumusukat ng kanyang abilidad. Patunay dito ang paghahanap niya ng mga karapat-dapat na katunggaling kayang tumapat sa kanyang kakayahan. Ito rin ang kanyang nakasanayang ugali na hindi niya maiwasang gamitin sa kanyang pumumuno sa Hunter Association. Kaya, maging ang isa ring batikang hunter na si Biscuit Kruger ay tinatawag ang chairman bilang taong may balikong pag-iisip. Natutuwa si Netero na pahirapan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang hunters dahilan para madalas siyang magbigay ng mga imposibleng misyon sa mga ito. Nakita rin natin ang hirap ng mga pagsubok na kanyang iginawad sa mga kalahok ng 287 eksaminasyon sa pagiging hunter. Pumili rin siya ng isang taong hindi niya kasundo para maging kanyang vice chairman. At higit sa lahat na nagpapatunay ng hilig ni Netero na subukin ang kanyang sarili ay ang paggamit niya ng rose bomb sa laban nila na Merwem. Kung ating babalikan, bago pa man dumating ang mga taong bayan na tinipon ng mga royal guards para sa selection, ay nakapaglagay na si Nov ng kanyang portal sa loob ng kastilyo. Subalit, imbis na ibato nila dito ang bomba, ay mas pinili ni Netero na ilagay ito sa kanyang puso at isaayos para sumabog sa oras na siya'y mamatay. Upang masigurado ang kanilang paglipol sa mga Chimera Ants, ang aksyong ito ay kanyang piniling gawin para makita kung hanggang saan naabot ang kanyang lakas at kapangyarihan. Marahil, ang dahilan ng malaking pagdanais ni Netero na makahanap ng makakatapat sa kanya ay sapagkat halos iginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagpapalakas at paghasa ng kanyang abilidad. Noong nasa edad na 46, nagtungo si Netero sa kabundukan upang ipakita ang kanyang malaking pasasalamat sa martial arts sa pamamagitan ng araw-araw na salitang pagsuntok at pagdarasal ng 10,000 beses. Sa mga unang araw ng kanyang pag-iinsayo, ay nawawalan siya ng malay dala ng matinding pagod at ng 18 oras na pagpapasalamat. Walang tigil na ginawa ito ni Netero sa loob ng maraming taon hanggang sa dumating siya sa antas kung saan nakakagawa siya ng 10,000 suntok na may kasamang pagdarasal sa loob lamang ng isang oras. Nang mapagtanto ito ay labis na nagalak si Netero, kaya mas iginugol niya ang kanyang oras sa pananalangin na nagturo sa kanya ng daan papunta sa kaliwanagan. Matapos muli ang maraming taon ng pagdarasal, ay bumaba siya sa kabundukan papunta sa kanilang dojo, kung saan naipamalas niya ang kanyang napakabilis na suntok na masigit pa sa bilis ng paglalakbay ng tunog. Luba itong nagpahanga sa lahat ng estudyante ng kanilang dojo, kabilang na ang grandmaster nito na naiyak dahil sa kanyang nasaksihang lakas at biyayang idinulot ng pag-iinsayo ni Netero ng mahabang panahon. Nagsumamo rin ng Grandmaster kay Netero na sanayin siya upang mas maging magaling at inaalok niya rin kay Netero ang kanyang posisyon bilang Grandmaster na tinanggap naman ito. Ang matandang edad, mahabang pagsasanay at napakaraming karanasan ang naging dahilan para maging napakalakas na hunter ni Chairman Netero. Sa mga pagkakataong hinahamon siya ng mga estudyante nila sa kanyang dojo para sa isang duelo, ay nagagawa niyang talunin ng mga ito ng saglitan sa laban ng martial arts o kahit paman may sandata ang mga ito. Kaya niyang tumalon mula sa ere na may taas na 6 talampakan pababa sa lupa.
inulit niya ang aksyong ito sa pagsalakay nila sa kastilyo ng mga kamerans, kung saan bumulusok naman siya pababa mula sa taas na 2,000 metro. Ang parehong mapangahas na pag-entradang ito ay hindi nagbigay sa kanya ng kahit na anong pinsala, nagpapakita ng tibay ng kanyang pangangatawan. Bukod pa dito, kung atin ring babalikan, noong hinamon niya si Lagon at Kiluwa sa laro ng agawan ng bola, sinubukan ni Kiluwa na tanggalin ang kanyang balanse sa pamamagitan ng pagsipa sa binti ni Netero. Ngunit, sa halip na ang matanda ang masaktan sa pag-atake, ay ang buto sa binti ng batang asasin ang muntik ng mabali. Halos kahalintulad din ito ng nangyari kay Gon, na ang inuumpog nito ang kanyang ulo sa tiyan ng dating chairman. Maliban sa tibay ng katawan, na ipamalas din ni Netero ang kanyang bilis sa pag-iwas sa bawat pag-atake ng 2 bata na nagtataglay din ng liksing na gagamit sa pakikipaglaban. Napapagtagumpayan ng matandang iwasan ng lahat ng ginagawang pagkilos ni Lagon at Kiluwa kahit man may hawak siyang bola at nakatungtong lamang ang kanyang isang paa. Ang mga kakayahang ito ni Netero katulad ng kanyang lakas, galing sa pakikipaglaban, tatag ng pangangatawan at maging ang liksi ay mas lalo niyang napakinabangan sa tulong ng kanyang kabihasaan sa paggamit ng Nen. Si Netero ang isa sa pinakamagaling na Nen users ng mundo. Ang kanyang talino sa paggamit ng Nen ang nagbigay sa kanya ng isang napakagandang aura na pinapalabas niya sa kanyang katawan. Madalas itong hinahangaan ng mga batikang Nen user na nakakakita ng kanyang aura. Katulad ni Morella na nagsabing ang aura na pinapabugso ng dating chairman sa kanyang katawan ay parang mga karayom na unti-unting tumutusok sa balat ng nahahagip nito. Maging si Zeno ay hindi rin naiwasang purihin ang tinataglay na aura ng Hunter sapagkat dahil sa pagiging pino at puro ng Nen Netero, ay sobrang tahimik nito na nagpapahirap sa kanyang mga kalaban na basahin ang kanyang susunod na aksyon. Hindi rin natin malilimutan na maging si Kiluwa na milya-milya ang layo sa kanya, ay nakadama ng matinding panganib noong nagpalabas si Netero ng aura na may bahid ng kanyang pagnanais na pumaslang. Ang parehong aura na ito ang nagparamdam kay Meruem ng takot sa unang pagkakataon, nagpapatunay na ang Nen ng matandang chairman ay hindi lamang nakakaapekto sa kakayahan ng kanyang Nen abilities, kundi pati na rin sa emosyon ng nasasakop nito. Si Netero ang isa sa mga Nen users na may malawak na pag-unawa sa impluensya ng kondisyon sa Nen. Nagpapatunay dito ang pagkakaroon niya ng Nen ability na tumutugma sa kanyang natural na kakayahan. Ang kanyang Nen ability na ito ay tinatawag na 100 Type Guanyin Bodhisattva. Dahil nahanap ni Netero ang daan papunta sa kaliwanagan ng kanyang buhay, nakakapagpalabas siya ng isang estatwang nagsisimbolo ng kabutihan na tinatawag bilang Guanyin sa ating mundo. Ang Guanyin ng chairman ay isang nakatayong bersyon na kulay ginto at nagtataglay ng di mabilang na kamay. Para magamit niya ito sa pakikipaglaban, pinagdidikit ng chairman ang kanyang mga kamay katulad ng kanyang ginagawa habang nagdarasal. Pagkatapos, ay gagawa siya ng isang pag-atake sa hangin katulad ng pagsuntok, pagsampal, paghampas, pagbayo o kahit paghawak na gagayahin naman ng kanyang estatwa laban sa katunggali. Ang proseso ng napakaraming pagdarasal at pag-atake sa hangin ay paulit-ulit na ginagawa ng matanda, na dahil sa sobrang bilis ay nakakagawa siya ng 1,000 aksyon sa loob lamang ng 1 minuto. Ang mga kamay ng estatwa ng Guanyin na naipalabas niya ay may iba't ibang pag-atake na nakadepende sa pangangailangan ng Hunter. Isa sa pag-ataking kayang gawin ni Netero gamit ang kanyang estatwa ay tinatawag na First Hand. Matapos pagdaupin ang kanyang mga palad para magdasal, magsasagawa si Netero ng isang motion ng paghiwa sa hangin na susundan naman ang kanyang estatwa sa pamamagitan ng pagtaga sa kalaban gamit ang isang kamay. Dahil sa lakas ng abilidad, nagresulta ito para dumura ng dugo ang hari at purihin ang abilidad sa pagkasabing hindi niya namalayan ng pag-atake sanhi ng bilis nito. Matapos ding direktang matamaan ng Chimera Ant ay bumaon siya sa uka ng lupa na nalikha dahil sa pwersa ng pagbagsak ng kamay ng estatwa. Bukod sa First Hand, ang isa pang abilidad ni Netero habang gamit ang 100 Type Guanyin Bodhisattva ay ang tinatawag na Third Hand. Matapos ang pagdarasal, ay papanatilihin ng chairman na nakadikit ng kanyang mga palad imbes na gumawa ng pag-atake sa hangin. Magre-resulta ito para gayahin din ng estatwa ang kanyang forma sa paggawa ng isang aksyong anime pagpalakpak na iipit sa kanyang kalaban at magkukulong sa pagitan ng 2 kamay ng abilidad. Sa mga oras namang ninais ni Netero na pakinabangan ng lahat ng mga kamay ng estatwa, magdarasal muli ang Hunter at ipapatong niya ang kanyang kanang paa sa kanyang kaliwang tuhod. Pagkatapos nito, ay pagdidikitan niya ang kanyang hintoturo at hinlalaki sa magkaparehong kamay para magsagawa ng simbolong kahalintulad ng 99 na numero. Ito ang dahilan kaya tinatawag ang abilidad na ito bilang 99th hand.
Habang nakapikit at pinapanatili ng matandang hunter ang kanyang forma, ay magpapakawala siya ng napakarami at sunod-sunod na pag-atake ng mga kamay gamit ang estatwa. Sa sobrang lakas nito, maging si Merwe may ininda ang pagpigil sa pagtama ng kamay ng abilidad na nagdulot para mawasak ang sahig ng lupang kanyang kinakatayuan. Kung inyong mapapansin, ang bawat atake ni Netero gamit ang estatwa ng Guanyin ay nangangailangan ng pagdarasal bago ito maisagawa. Nangangahulugan na ang pananalangin ng Hunter ay isa sa mga kondisyon ng kanyang abilidad. Subalit, kung mangyari namang hindi makakapagdasal ang chairman buhat ng kanyang pinsala, ay maaari siyang umasa sa pinakamalakas na atake ng kanyang estatwa at ito ay tinatawag na Zero Hand. Para maisagawa ni Netero ang pag-ataking ito, magdarasal siya sa kanyang pwesto gamit ang kanyang buong puso na magpapalabas ng estatwa ng Guanyin sa likuran ng kanyang mga kalaban. Pagkatapos, ay yayagpusin ng dalawang kamay ng estatwa ang katunggali at ibubuhos ng chairman ang bawat patak ng aura na nananalaytay sa kanya palabas sa bibig ng Guanyin na ipapatama sa kalaban. Ang pinsala ng abilidad na ito ay higit sa pinsalang kayang maidulot ng libo-libong pag-atake ng mga kamay ng estatwa. Dahil sa lakas, dumating sa sukdulan ng matanda ng katawan ng Hunter, resulta ng pagkaubos ng aura na dumadaloy sa kanya. Sa madaling salita, dito pa lamang sa puntong ito ay ibinigay na ni Netero ang kanyang buhay. Ang mga abilidad na aking nabanggit ay halos perpektong nagamit ni Netero laban sa hari ng mga langgam. Nagawa niyang atakihin si Merwem ng sunod-sunod na bumibilang ng 16 na pag-atake kada segundo. Hindi rin siya kakikitaan ng kahit na anong pag-inda at kalmado rin niyang isinasagawa ang iba't ibang kombinasyon ng kanyang abilidad. Bukod dito, dapat din nating hangaan ang galing ni Netero sa pagsabay sa hindi masukat na talino ng hari sapagkat nakakapili ang matanda ng pangontrang pag-atake o pagdepensa kahit pa man napakalakas ng kanyang kalaban. Noong naputol ni Merwem ang isa niyang binti, ay hindi kakikitaan ng pag-aalala ang dating chairman bagkos ay nagawa niya pang manipulahin ang kanyang kalamnan sa hita upang maisara ang sugat. Nagawa rin niyang ipagpatuloy ang paglaban kahit pa man napitas ng kamera ang tangkanyang braso. At nagawa niya pa rin makapagsalita kahit pa man naubos na niya ang lahat ng nen sa katawan. Sa bandang huli, sa kabila ng tinamong malalang pinsala, ay nagkaroon pa rin ng lakas si Netero na itusok ang kanyang daliri sa dibdib upang mapasabog ang bombang ikinubli sa kanyang puso na nagpanalo ng sangkatauhan sa giyera laban sa mga Chimera Ants. Ang pagbubuhis ng buhay na ito ni Netero ay maaaring hindi nangyari kung nakatagpo lamang ng chairman ang lupo nila Merwem noong kanyang kabataan. Bukod sa sinabi ng Hunter na nangalahati na ang kanyang lakas dahil sa kanyang katandaan, ang ilan pang patunay na walang laban si Merwem sa batang Netero ay dahil ang chairman ay kinilala hindi lang basta magaling kundi ang pinakamagaling na Nen user noong kanyang panahon. Ilan sa mga nagpapatunay dito ay ang paggamit niya ng mga abilidad katulad ng 100 type Guanyin Bodhisattva na nabibilang sa ibang kategorya ng Nen kahit siya ay isa ang enhancer. Napapalabas niya ang estatwa ng Guanyin sa tulong ng kanyang galing sa conjuration. Nakokontrol niya ang mga kamay nito dahil sa kabihasaan niya sa manipulation at napapabulusok niya ang kanyang aura mula dito dahil sa kaalaman niya sa emission. Bukod pa dito, noong kabataan ni Chairman Netero ay napatunayan pa ang kanyang galing sa pakikipaglaban nang magawa niyang pantayan ng tinagura ang isa sa pinakamalakas na asasin na si Maha kahit paman kilala ang mga Zoldyx bilang bihasa sa pagpaslang at sa sabayang pakikipagtuos. Sa katunayan, ayon kay Zeno, si Netero lamang ang nagawang mabuhay matapos hamunin si Maha sa isang duelo, nagpapakita ng walang katulad na kakayahan sa pakikipaglaban ng dating chairman noong siya'y nasa batang gulang. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakaprowebang kayang talunin ni Chairman Netero si Merwem ay dahil nagawa ng Hunter na makapasok at makalabas ng Dark Continent, hindi lamang isang beses, kundi dalawang beses pa ng buhay at walang tinamong kahit na anong pinsala. Kahit paman, ang tsansa ng pagkaligtas sa delikadong kontinente ng mga ekspedisyong nagtungo dito ay umaabot lamang ng 0.04%. At kahit paman, ang lugar ay punong-puno ng mga mapapanganib na halimaw. Kapag sinuri nating maigi, ang mga Chimera Ants ay kabilang lamang sa level B threat na kinalasipikan ng Hunter Association. Hindi katulad ng ibang nilalang na naninirahan talaga sa Dark Continent katulad ng 5 threats na nabibilang sa level B+ hanggang level A ayon sa parehong asosasyon. Sa madaling salita, literal na langgam lamang ang lupo nila Merwem sa mga halimaw na nakatagpo at maaaring nakasagupa ng chairman sa Dark Continent noong siya nagtungo dito. Kaya,
walang dudang kayang talunin ni Netero si Merbem kung sakaling nagkita sila habang tinataglay pa ng Hunter ang kanyang lakas noong siya'y bata pa. Sa pagkamatay ni Isaac Netero, nawalan ng mundo ng isang magaling na mandirigma at magiting na nilalang. Siguro, ang pagkatapos ng karera ng isang kahanga-hangang Hunter ay isa lamang senyales na may mga bagong Hunter na susunod sa kanyang mga yapak upang ipagpatuloy ang nasimulang pagsulong ng sangkatauhan. Ito po ang aking paliwanag ukol sa lakas ni Chairman Netero. Bago po tayo magtapos, gusto ko lamang batiin sila Septicon, Joshua Gara, The Darker 88, kasama rin sina Joshua Cargadas, RV Fabia Pengson, JV Gaming, pati rin sila Ice Gaming, Justin Sasson, Zine ML Official, at saka sina Richard Kenneth Ikaka, Steven Torres, Edgar Mandal. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa kayong tanong o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba. Kung gusto nyo namang maging parte ng ating video ay huwag kang mahihiyang magpa-shoutout. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po sa JE. Hanggang sa muli!